Good morning, good afternoon, good evening. Welcome once again to the Sunday service. My name is Zeke and this is Gateway Community Church, where we reach people and transform lives. Glad to have you with us today. So regardless of what time you're in, it might be a morning time at this point, or you might be around cresting towards the evening or in the afternoon. Regardless of which, regarding time zones and such, you might be here within the Philippines or outside. Once again, welcome home. Find a seat, if you will. Or find a spot where you're comfortable with. In case you're in the kitchen, just find a good area where you can watch. Or if you're in the bedrooms or in your living rooms, go ahead there. And if you have a companion as well, say to the person next to you, "I'm glad that you're here with me." Because we are glad that you're here with us here at Gateway. Now, before we begin though, this is always a good time to give thanks and give praise. Especially it's a Sunday, it's a good way to start the week, and also a good way to start this particular day for our service. Now, how about we take that time to reflect and to also give thanks? So, let's have a moment where it's going to be intimate and silent. We'll have that moment to pray, give our own prayers, and also we'll see each other in a bit, about 1 minute or so, and take that time between you and God to reconcile things or to basically get yourselves prepared, especially in your hearts right now. Okay, let's get started right about now. And welcome back. Thank you very much for doing that. Because this time, I can see that everyone's prepared in both heart and soul. So we're going to celebrate, we're going to worship, and we're also going to basically reflect on what God's going to give us. Now, to get everything started though, before you stand up or join me, or if in case you want to sit down, keep that there. But before we do, go ahead and get to the worship service. Let's first start with a word of prayer, shall we? Father God, we thank you for this day, for this time. For we have gathered together despite us being distant, despite us being in different locations. Right now, as we tune in, as we prepare, may you find this moment to be a moment of wonder and peace. A moment when we would all celebrate because you are in our midst. Where you are going to be glorified and you are going to be raised up. So may you abound this moment. May your presence abound in this place, and wherever we are gathered right now. Thank you so much. In Christ's name. Amen. All right. Rise up if you may, or if you're having a hard time rising up, that's okay. Sit down. That's all right. But make sure to get yourselves limbered up, ready to dance, ready to sing, because this time we're going to sing together, we're going to dance together, and I'm going to hand this over to the worship team because they are going to lead us into this service. All right, so let's get this started. Worship team, take it away. You are the Son of God. You are
you, Jesus. Continue to say, oh God, let this place, Lord, be filled with you, Lord, you alone. So continue to say, oh Jesus. Here in your presence, all things
Is so perfect, Lord God. And we believe that you are in the midst of us. We acknowledge your presence, Lord, in this place. We welcome you, Lord God. Hallelujah. Let's raise our voice to God and worship Him. This is our time to give praise, Lord. Just give praises. Jesus, Lord, we worship you. Oh God, oh Lord. God's people to arise. The day is near for your kingdom will be near. We are called, Lord, for greater. We are called. Let your love and power move through us.
Power, come upon us. We believe.
How many are ready to receive from the Lord? The song says, we believe for more. Amen. Ba, tignan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang tatanggap yan. Diba? Now, it's all about faith. And faith actually is substance of hope, of things hoped for, and evidence of things not seen. So, before we just sit down, why don't we go to, a couple of individuals and say to them, God is about to do breakthrough in your life. Amen. And as we sing that in the background, we believe for more. Let there be an outbreak of blessing in your life. Amen ba? Amen. So, come on guys, let's go around and just, bless one another and say, there's gonna be, an outbreak of blessing in your life. Hallelujah. Total usong-usong ang outbreak ngayon. Kaya, magpawala tayo ng kakaibang blessing. Amen? Hallelujah. Wow. Awesome. Alright. Thank you, Lord. Because we're believing for more. Aren't we? Why don't you bow your heads with me and just welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Heavenly Father, we thank you because we're about to enter another season of breakthrough. And breakthrough in a way that it is, Lord God, contagious. Lord, that it's not only us, but even the things that we touch, the places we've been to or go to. Lord, everything that we do about is going to be blessed. We continue to declare the prayer of Jabez, Lord, that you may bless us. Oh, that you may expand our territory, Lord. That you may guide us and that you may, Lord God, protect us. So thank you for your blessing. Shield us with your power and your blood. And we just pray that as we listen to your word today, we would receive from you, from your Holy Spirit, a mighty infusing of power. And Lord, thank you because today we are breakthrough. In Jesus' name, and everybody say, amen. And amen. Praise the Lord. You may be seated where you are right now. Hallelujah. It's exciting. It's exciting. Because God is doing a lot of great things. Amen ba? And as you continue to connect the dots, naiisa lang ang patutunguhan ng ginagawa ng Panginoon. And that is not only to bless you, because if you're just thinking about being blessed, that is so limited. Now, think about touching, things and people, and they too are blessed. Ama? Remember, the first part of the series of the sermon we talked about was becoming salt and light, right? Amen ba? Na tayo tanglaw. I'd like to continue to drive that, along as we continue to prepare ourselves. Actually, in the first quarter, we're going to have our anniversary, right? And that is something to look forward to. And hopefully we can celebrate it in a bigger place so that we will have a more enjoyable time together. Amen? But today, in keeping with that particular train of thought, okay, pinag-usapan natin is being a catalyst in wherever you are. A lot of people today come to church for one simple reason. They want to be blessed. And you see, the Lord did not put together the church to be blessed. Because it's given. The moment you give your life to the Lord, it's almost rhetorical to ask to be blessed because you are blessed. Amen? Ang tanong ngayon, hindi kung paano ka mabless. Ang tanong talaga ngayon is paano ka magiging pagpapala. Amen? So, sa pagpapatuloy natin ngayong umaga, I'd like to talk about a subject matter that is very, very close to my heart. Let's talk about dreams. Amen? Hindi yung panaginip na pag natutulog kayo, nananaginip kayo. Kasi most of the time, yung mga panaginip na pagtulog kayo, ay nakakalimutan pa nga ninyo kung ano yung panaginip nyo. No? You only remember like segments of those dreams. Di ba? There was an author, a great writer, who said this. Sabi niya, dreamers of the day, of the night, sabi niya, dreamers of the night, they are ordinary. Because they will soon wake up and forget their dreams. Di ba? However, sabi niya, dreamers of the day are dangerous. Because they may just act on their dreams and accomplish it. Amen ba? Sabi niya, yun daw ang pagkakaiba ng mga nangangarap ng tulog at nangangarap ng gising. Amen? Kasi malimit yung mga nangangarap ng tulog, pag gising, nakalimutan yung panaginip. In fact, hindi nga ma-remember kung ano yung panaginip nila.
Di ba? Pero yung mga nangangarap ng gising, na hindi ko ibig sabihin yung wala ka nang ginawa, nagdi-daydream ka lang na parang walang kwenta lang na sana all, puro ganun ang yung prayer. No? But what I'm to say is, you're trying to have, you know, that particular perception, forecast of what will be. You are forward thinking. Ang ibig sabihin nun, sa mga kabataan, hindi mo lang tinitignan kung paano graduate. Tinitignan mo na pagkatapos mong graduate, may mainam kang kinabukasan kasi ihinanda na ng Panginoon ang trabaho para sa iyo. Diba? At yung trabaho na hindi na nakawin ang panahon mo sa Panginoon, instead, ihahanda ng Panginoon yung isang trabaho, business, opportunity, whatever that may be, okay, that all the more you will be given the opportunity to shine as salt and light. Right? Amen po ba? So let's talk about the dreamers, okay, who are actually shapers. They are what I call the pioneers, okay, of things. Okay, ibig sabihin, they pioneer things, okay? So, tingnan nyo to, no? Yung ginamit kong word, viral impact players. Total, usong-uso na rin lang ngayon ng viral things, right? Ang breakout or outbreak, I should say, tama? Diba? Sorry naman, mali yata yung sinabi ko. Yung iba kasi, break up, diba? Okay, usong-usong break up, diba? But let's talk about breakout or outbreak, right? When something contagious happens. Let me say that again. When something contagious happens. Diba? Tama yung parang ganun, no? Sabihin natin sa katabi natin, buti pa yung tubig nakakahawa. Diba? Bakit? Diba? Lately lang, nagkaroon tayo ng outbreak sa city, diba? Na halos lahat, buti pa yung pagtatae nakakahawa. Diba? Tama? Tama ba? So, ang tanongin natin, ikaw, ano bang hinuhubog mong pangarap? Ito ba yung pangarap na to? Pang sarili lang? Kasi kung pang sarili lang yung pangarap na hinuhubog mo, napakaliit nun. Hindi yayabong yun. Hindi yun masyadong uulad. Pero pag ang pangarap mo ay pangarap na hindi ng pang sarili, pero tungo sa pagbabago at tungo sa isang mainam na simulain, makakakita ka ng mas, kumbaga, it is something that is almost too long, okay, to finish in a lifetime. Amen po ba? So, kung titingnan natin dito, let's talk about this. In the book of Nehemiah, remember this, sabi niya ito, then he said to them, go your way. Everybody say, go your way. In short, humayo kayo, eat the fat, and drink the sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. You know, for this day is holy to the Lord, and do not be grieved. Bakit? The joy of the Lord is your strength. Tama ba? Tama ba? Alam niyo ba, one of the strangest thing, okay, that people today possess is the ability, okay, to just simply gravitate more towards negativity. Diba? How many will agree with me? Mas madaling, kumbaga, i-discourage ang sarili kaysa i-encourage. Diba? Especially when you wake up and realizing your wallet is lost. Diba? You know, I know somebody who is like that today. I'm talking about myself, right? You know, but you see, you know, that does not comprise my joy. Hindi ba? Pag may isang bagay na nandoon yung kagalakan mo, alam mo, madaling nakawin yun. Pag ninakaw yun, wala na rin kagalakan. Di ba? Kaya ituon nyo yung kagalakan nyo sa mga bagay na kahit na mawala, yung mga nakapalibot sa inyo, buo pa rin, yung hindi pwedeng nakawin. At ano yung bagay na hindi pwedeng nakawin? Yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. So anong sabi niyo? Tingnan niyo. Humayo kayo, sabi niya, mamigay kayo. Send portions to those who are in need. Di ba? Alam niyo ba isa sa problema ngayon? Natural sa tao maramot. Nakakita na ba kayo ng batang ipinanganak na bukas ang palad? So in short, kapapanganak mo pa lang, ang damot mo na. Nakatikom na kagad yung palad mo, di ba? Right? Ready ka ng bumoksing. Right? Are you following? It's not natural for men to be generous. Do you know that? It's instead natural for men to be self-fulfilling. Di ba? Basta makuha ko yung gusto ko, wala akong pakialam. Which is very contrary to the very teachings of Jesus. So even Nehemiah is saying, hey, go your way, eat the fat, drink the sweet. Ibig sabihin, habang ikaw ay pinagpapala, may bahagi ka, pero huwag mong kalimutan, may nangangailangang iba. Okay? Pero sinasabi dito ni Nehemiah, huwag kang magtuon sa pagkain lamang. Huwag kang magtuon sa mga bagay na pang araw-araw lang. Magtuon ka doon sa kaganakan na nagmumula sa Panginoon.
Right? Dahil yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon, may hatid na kalakasan. Right? Tama? Hindi ako naniniwala eh. Tinan niyo, sabi niyo, amen. Diba? Yung ibang asa niyo, hindi maka-amen. Diba? Oh, bahala kayo sa buhay niyo. Okay? Now, look at this. God is a constant source of strength. However, realize one thing, okay? Furthermore, you know, in this particular train of thought, in the book of Nehemiah, puntahan ulit natin. Kasi pag nag-uusapan natin si Nehemiah, lagi lang natin naaalala, pader. Diba? Now, you have to understand, when you read through your Bible, right? When you read through your Bible, you know, yesterday I saw my son, you know, browsing through one of my study Bible, and I said to him, do you know what that study Bible is for? Sabi ko sa kanya, son, listen to the margins. Okay, read the margins, okay? Those that are in the marginal thought, because andoon yung insight ng commentary, andoon yung background, andoon yung ibig sabihin nung kwento na binabasa mo, if that is a narrative, or yung isang bagay na katuruan na tinitignan mo kung ito man ay isang theological truth. Okay? Now, what I'm trying to say here is don't just read, okay, through the lines. Read between the lines. Right? And most of the time when we read the Bible, we only look at the Bible in terms of stories that are highfalutin. Ibig sabihin ng highfalutin, yung mga parang matitinding story, Noah's Ark, di ba? Crossing of the Red Sea, yung mga ganon, di ba? Pero hindi natin nakikita yung mga simpleng day-to-day things. Like, what is yung simple day-to-day thing? Eat the fat. Kaya daming high blood sa inyo, no? Di ba? Drink the sweet. Kaya diabetic, di ba? Kaya sabi niya, para ma-avoid niyo yung fat at saka yung sweet, send portion. Di ba? Di ba? Kailan nakaka-high blood at kailan yung taba? Di ba? Bakit? Kasi sinosolo mo lang. Okay. Okay, sabi mo sa katabi mo, huwag ka kasing soloista. Okay? So sabi ito, remember them, oh my God, because sabi niya, they have desecrated the priesthood and the covenant of the priesthood and the Levites. No, kasi ito post, kumbaga, construction story. Ibig sabihin, tapos na yung wall, okay na naman. Sino sa atin yung madalas pag okay na naman, wala na naman. Di ba? Naalala ko may mga magpapa-counsel sa akin, grabe iiyak-iyak pa, talagang tutulungan mong tumawid. Hala, nung naayos na, wala na naman. Kaya alam nyo, papanalangin ko na lang yata, lagi kayong may pagdaanan. Di ba? Mas maganda yung Tita Aida eh. Kasi bakit, pastor, pag-pray mo ko? Ayun, maganda yun, di ba? Actually, ang problema doon, ako nagpipray, hindi ka nagpipray. Pag-pray mo ako, ini-istorbo mo ako. Nung ginawa mo yung problema mo, hindi mo ako kinusulta. Nung nagproblema ka na, sa aking katatakbo. Oh, kita nyo na? Oh. Ano, okay na, let's close in prayer. Di ba? So sabi ito, you know, sabi niya, look, Lord, they have desecrated the covenant. See? It's not coming to church. Hindi lang yung pagpunta-punta sa gawain dito, Tina, no? Okay? Tama? Iba yun. Hindi yung malat nandito ka sa church, okay ka na, you feel religious, okay na yun. Hindi. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, hindi tayo nandito para matuto. Nandito tayo para magbago. Amen? Mabago ang isipan, mabago ang gawi. Amen? So sabi ito, you know, sabi ni Nehemiah, Lord, look, tingnan mo ginawa nila, di ba? In a vernacular, street language, para lang medyo may dating, sabi ni Nehemiah, binaboy nila yung gawain mo. Binalahura. Yun. Parang medyo masakit ba? Sino sa inyo dito mga Kristiyano nang babalahura ng gawain? Di ba? Come on. So at the end of the day, sabi ito, thus, sabi niya, kaya nga, sabi Panginoon, hindi ko lang tinindig yung wall. Pero nilinis ko rin. Okay? Sabi niya, I cleanse them from everything foreign. You know? Ibig sabihin hybrid or very huge word in theology called syncretism. Ibig sabihin, pinagsama yung pananamba ng mga pagano at pananamba ng talagang mainam na isang mananampalataya at pinaghalo. Ibig sabihin, mix. Di ba? Hindi ito yung nasa sablan, ha? Di ba? So sabi ito, and I establish the duties of the priests and the Levites. In short, Lord,
yung mga, di ba, mga saserdote, or sa panahon natin ngayon, wala namang talagang priest. You know, we are actually the priesthood of the believers, right? Pero kung tinitingnan natin dito, yung mga manggagawa, yung pastors, yung elders, parang ganun, Lord, inayos ko sila lahat. Okay? And sabi niya, each in his own work. Okay, sabi mo sa katabi mo, humanda ka na. Kasi, aayusin ka ni Lord. And malimit, makinig kayo, bago nagkaaroon ng ayusan, guluhan muna. O, sino dito ang nakaka-experience ng panggugulo? Tama? Come on. Parang hindi kayo excited. No? Okay, magalala. Kung iniiwasan nyo ang kaguluhan, okay, magalala, darating din. Di ba? Kasi habang nasa mundo ka, magulo. Right? So sabi ito, and I provided for, okay, sabi niya, the wood offering appointed times for the first fruit. Nako, eto na, January. Actually, magpe-perde rin yan, hindi pa kayo nagpe-first fruit. Ay, ano yun, pastor, di ba? Nakalimutan na ninyo. Di ba? Come on. Ito yung handog. Paunang handog. Amen ba? Na ibig sabihin sa mga pagpapalang tinamasa mo, ialay mo sa Panginoon bilang unang handog. Right? Now again, this is all in keeping with the covenant. Okay? Yung covenant, ibig sabihin nun, tipan, agreement, kasunduan. Di ba? Tama? At ito, sanabi ng Panginoon, pag ako, kumbaga sabi niya, ginunita nyo. No? Sa pagbibigay nyo ng inyong ikapo at pagbibigay nyo ng inyong mga unang handog. Right? Naintindihan nyo ba yung Tagalog? Baka gusto nyo English, ayaw nyo yata ng Tagalog. Okay? Sabi niya, ano sabi ng Panginoon? Pagpapalain ko, hahatidan ko kayo ng, ibig sabihin doon, nung unang buhos ng ulan. Eh ano yung unang buhos ng ulan? Sa mga Israelita, yung unang buhos ng ulan, hudyat yon ng pagtatanim. Amen? Hudyat yon ng pagtatanim. Ibig sabihin, woo, a new opportunity is coming, man. Come on! Woo! Yo! Diba? Baka kasi naiwanan na ako ng mga kabataan. Right? Di ba? Baka sasabihin lang ni Joy. Oh, yan na naman. Si Joy yun eh. Okay. Anyway, point of order. So yun, hindi ko lang kayo hahatid na ng paunang ulan, sabi niya, pararatingin ko rin ang pangalawang ulan. Ano yung pangalawang ulan? Ibig sabihin, pag ikaw nakapagtanim ka na, okay, nung unang ulan, at lumaki, or tumubo na yung aanihin, no? Sa kanila pinagpe-print na sana umulan ulit. Ito yung, kumbaga, second portion. Okay? Kumbaga, the double portion of the anointing, if I may say so. Dahil pag dumating yung pangalawang ulan, nadodoble yung ani. Sino gusto ng double blessing this year? Yan lang naman, yan, hanggang dyan lang naman kayo eh. Puro kayo sigaw. Puro kayo, whoo! Yan. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, hoy, totohanin mo. Di ba? Totohanin mo, puro forma. Okay, so anyway, looking back, sa mga ito, and appointed then times for the first word. Remember me, oh my God, for good. Anong ibig sabihin? Lord, huwag mo akong kakalimutan kahit na kailan. Di ba? Kasi sa totoo lang, kay Lord lang merong forever. Right? So sa mga ito, so at the end of the day, nakita niyo to, no? Another verse, bago tayo magpatuloy. Sabi niyo to, we built the wall, and all the wall was joined together onto half the height thereof, for the people had the mind to work. Bakit nagawa nila yung isang bagay na mistulang imposibleng gawin? Dahil yung mga tao, iisa lang ang nasa isipan, I will be a builder. I will be a builder. I will not be the one who will tear down. I will build up. Everybody say build up. Okay, I will not be, hindi ako yung paggagalingan ng kumbaga pagwasak, no? Di ba? O paninira. Ako ang panggagalingan ng pagbuo, pagtindig, pagpapalakas. Okay? Tama? So, with that particular idea in mind, okay, looking back in Nehemiah, gusto ko lang bigyan ito ng, kumbaga, pasundot na paalala. Naalala ko, one of my favorite author, John Maxwell, in his book, The 21 Irrefutable Laws of Leadership, nabanggit niya to. And actually, usong-uso to sa basketball, sa eskwelahan, sa business, power, gano'n, no? Puro sila,
Ah, mimo, hindi ba? Okay, mag-ingat kayo sa mga sinasamahan nyo. Because tignan nyo to, teamwork makes the... Okay, doon huminto. Yung pala, koma pa lang yun, first part pa lang yun. Sabi niya, but a vision becomes a nightmare, okay, when the leader has a big dream and a bad team. Sabi niya, yung isang pangarap, yung isang bagay na inaasam-asam na mainam, nagiging bangungot. Di ba? Pag yung, kumbaga, pinuno, may pangitain, pero merong, kumbaga, salbahing team. Right? Oh, asan na yung Yahoo? Saan na? Sana, are you a part? Are you a part of the team? Pastor, hindi ako part. Ano po, nakikisimba lang ho ako. No? Naimbita lang ako. Naku, ano ba kasi plano mong samahan? Come on. One way or the other, in your lifetime, you will have to choose a team. Now, are you joining a winning team, a mediocre team, or a simply losing team? Doon sa losing team, ang pinagkwentuhan, laging talo. Mga, oo nga, sana all, puro ganun, no? Tama? Alam niyo, doon sa mediocre, ang pinag-uusapan is, as usual, pwede, ganun, no? Pero sa winning team, let's do it. Hindi lang let's do it again. And again. And again. And again. Di ba? Let's not just win championships, let's break records. Come on, di ba? Di ba? Oh, number one ulit yung team nyo, so what? Di ba? Ang masarap yung hindi ka lang number one, you broke the record. Yung mga ganun, no? Tama? So, kung titignan po natin dito, habang tayo nagpapatuloy, in the book of Samuel, nasa dito, basahin natin, sama-sama tayo. The Lord does not look at the things people look at. Okay? People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So, ibig sabihin, hindi mahalaga kung anong opinion mo. Di ba? Tama? Right? Now, you have to understand, not everybody will like you. There is no 100% okay, acceptability. Kahit na gumawa ka ng tama, may nasasabi pa rin. Gumawa ka ng pangit, may nasasabi pa rin. Wala kang gawin, may nasasabi pa rin. Tama? So at the end, stop pleasing people. Now, by the way, I'm not here to please you. Okay, I'm not here to serve you. I'm serving one person here. It's the Lord. Right? Because I know if I serve the Lord, it doesn't matter. I mess up, I step up, you know, he will deal with me. Right? Pero sa totoo lang, mas mahirap pa kayong, okay, kumbinsihin kaysa sa Panginoon. See, that's our problem. Di ba? Sometimes you look at the mirror and you yourself do not believe in yourself. Tama? Sabi ng isang Cherokee proverb, sabi niya, if there is no enemy from within, the enemy from without can do us no harm. Diba? Ibig sabihin, pag buo ang loob mo, diba, kahit na ano pang mga obstacle hindrances sa palibot mo, walang magagawa yun kasi buo ang loob mo, pero kung ang kaaway mo mismo, sarili mo, kahit na maraming mag-encourage sa'yo, kahit si Jesus pa mismo ang magpakita at ilehans ka, hindi ka maniniwala. Bakit? Ang kaaway mo, sarili mo. Di ba? Parang paunti ng paunti yung amen. Ha? Kanina sabi ko, double portion, second latter rain. Grabe. Amen! Woohoo! Ngayon, wala nang nag-i-amen. Saan na kayo napunta? Let's discuss four things. Okay? Four things. Okay? Number one, the depth of intimacy. Tama? Come on. Now, in spite of all of you are my friends, some of you are my relatives, some of you, you know, we've been together for the longest time, okay? My relationship with you will not be as deep as my relationship with my son. Amen? He will always have a special place in my heart.
Tama? Are you with me? So at the end of the day, yung ganun lang kasimple yun eh, yung depth of intimacy. Kung ang commitment mo sa isang bagay o sa isang tao malalim, kahit na ano pang pagdaanan, kahit siraan pa yung tao na yon, hindi nagbabago ang paningin mo dahil meron kang sadyang dalisay na pagmamahal sa taong yon. Di ba? Kasi kasama sa totoong pagmamahal o pag-ibig, yung tinatanggap mo kahit na yung kanilang mga kahinaan. Pero sa ating kultura ngayon, di ba, ilalike ka, pero pagkatapos ng may nagawa kang konting-konti lang na bagay, binabash ka. Tuwan-tuwa tayo kay Jokoy nung nagkalat doon sa Grammy, ayaw na natin. Di ba? Ang husay nating mang-bash. Eh, ikaw kaya? Sinong walang karumihan? Tama? Alam mo, makakaintindi lang ito, nanay. Kasi yung nanay, no, kahit na yung sanggol niya, uhugin, kahit na ano, kahit na pag nakita, pagdating ng mahabang araw, umuwi, nakita yung, Mami, Mami! Pag niyakap, mangbango kahit na amoy ewan, di ba? Amen? Alam niyo ba ganun ang Panginoon sa atin? Yung pagsinta sa atin ng Panginoon, the depth of intimacy of God, you know, there is nothing bad that you can do that is beyond forgiveness. Nothing. Nothing. Even if you are the least of the least, the Lord love you just the same. Come on. Because God's wisdom rubs onto those who seek the Lord diligently and constantly. Ibig sabihin, pagpatuloy nating kasalamuha, kaulayaw, meaning ka-fellowship ang Panginoon, you know, unti-unting yung talino ng Diyos, nahahawa tayo. Yung kanyang gawi, yung kanyang pamamaraan. Tama? So, at the end, makikita po natin, in terms of the depth of intimacy, we realize one thing. Basahin natin. No? Sabi niya, blessed be the Lord God of our fathers. Sabi niya, who put such thing as this into the heart of the king to beautify the house of the Lord that is in Jerusalem. Now, tingnan niyo to. Yung favor, kahit na wala tayong kakayanan, hihipo ang Diyos ng tutulong sa atin. Tama? Diba? I was in Friday, the whole day, in Fortune Restaurant in Otek Street. So we had the CDC, ibig sabihin is City Developmental Council. I'm a part of that, right? So I was with other barangay captains and other city officials and the like. So I'm part of what we call the institutional, kasi anim yun eh, anim na sectors. So, nasa institutional services kami, no? Or ibig sabihin, sector, which is kasama ko yung city administrator, yung legal office ng mayor, etc., etc. In short, the whole staff ni mayor nandun. We were sitting there, right? So, we were planning. Long story short, it was a very good day. And then after the event, you know, the mayor was there, the vice mayor was there. And then after that, of course, mayor, close na kami ni mayor. But si Manong Tino, who is our vice mayor, came to me and personally and said, Pastor, good to see you here. Sabi niya, and I heard, sabi niya, so pag may nakikita kasi sa akin, hindi naman gateway na ang tingin sa akin, Beneko eh. No? So ang sa akin is, how is Beneko? Sabi ko, we're almost done. Sabi niya, yeah, actually, parang gano'n, no? Kulang na lang sabihin niya, dapat di na kayo mapalitan eh. Di ba? Because you're doing such a good job, you know, of putting back that ailing, supposedly, hindi naman ailing siya kung hindi nagkaroon lang na maraming masalimuot na bagay, at naiayos. Di ba? Now, you have to understand that it is the Lord who has the hearts of the rulers of the land. Na kahit na hindi yan believer, kaya yung hipuin ng Panginoon. Diba? Pero yun na nga, dapat akma ka doon sa ipinagagawa ng Panginoon. You are able to hear what God is doing. Now, in the Old Testament, you have to understand the Israelites has two instructions. To move with the cloud. Ano move with the cloud? Ibig sabihin, pag yung, kasi during the time, the presence of God in the day, okay, pag umaga, is a pillar of cloud. Now, when we see clouds here in Baguio, it's like the fog, it's all over the place. But that time, in the middle of the desert, there is a pillar of cloud. Diba?
Tama, para siyang ipo-ipo na, you know, matayog na ulap, no? And that's the very representation of God. At kung saan pumunta yung cloud na yon, sinusundan nila. At kung manatili yung cloud na yon sa umaga, cloud sa gabi, apoy. Can you imagine that? Right? At kung saan dumako yun, doon sila. Pag huminto, humihinto rin sila. Ibig sabihin, it is a constant dynamic changing of things. Right? You move with the cloud. So ibig sabihin, kung saan dakuin ng Panginoon ang kanyang loobin, dapat nandoon ka. Di ba? Ang problema sa atin minsan, madali tayong mabusog. Alam niyo yun? Sino sa inyo nasubukan yun ng nag-fine dining? Yung totoong fine dining, ha? Hindi yung mga pipitsuging fine dining na tatlong courses, parang mali pa yung position ng napkin sa yung tipong pag nilapag nilatag yung ano yung cubiertos, yung cutleries, right? Hindi lang dalawa, tatlo, kundi pito, ganun, no? Tatlong kutsara, dalawang knife, iba yung fork, 'di ba? Iba yung soup spoons, like kaliwa, kanan, taas. And the way to eat it is outside going in. Right? Pero sa atin, we cannot even tell the soup spoon, okay, from the dessert spoon. Right? Because ganito ang problema natin, di ba? Kasi hinahain pa lang yung appetizer, humihirit ka pa. Soup pa, please, soup. Hindi yun yung main course. That is not even the entree. Di ba? Tapos akala mo yun na yun. Uy, soup, salad, takta, salad, more. Pagdating mo doon sa, bukod kasi doon sa main dish, yung may entrees pa yan, di ba? Either meron risotto or, you know, meron silang isoserve sa iyo na ibang, kumbaga, fillet, no, na magtataa ka, no, na, paano ka naman mabubusog dito? Ganito lang kalaki, di ba? Kasi hindi naman talaga nandun ka para mabusog lang. Nandun ka para you enjoy what you call the explosion of flavors in your mouth. Yung bang pag kumain ka is, di ba, hindi yung, yung mas, siya yung pag kumakain kayo, parang hindi yung nanginunguya. Kung ganun, kung hindi nyo rin lang yung nunguyain yung pagkain nyo, i-blender nyo na lang, higupin nyo na. Maghihirap pa kayo eh, right? Okay, now my point is this. My point is this. Marami sa atin satisfied na sa appetizer ni Lord. Ayaw mo nang umalis. Ayaw, dito na kami. Dito lang tayo sa echo. Huwag tayo kaalis. Dito lang tayo. The Lord will provide. Eh, nandun na yung cloud. Di ba? Bumaba na yung cloud. Ikaw, nandiyan ka pa. Di ba? Yung mga Israelites ganun, maglalagay sila ng mga tent, papalibutan nila yung cloud. Kasi yung cloud, papagitnaan nila yung 12 tribes, no? 6 on one side, 6 on the other. Right? And the center of their affairs is the cloud. Right? Pag nag-umpisa ng gumalaw yung cloud, mag-iimpake na naman sila ng tent. Come on. Ibig sabihin, go where the cloud goes. Tayo minsan, papilit natin, dito lang tayo. Dito lang. Dito na, Lord. Dabanlog kami. Di ba? Muna ka, Lord. Di ba? Sumurot kami. Di ba? Problema, hindi tumatawid. Di ba? Di ba? Gusto mo ng breakthrough, pero hindi ka nagko-crossover. Okay? Which leads me to the next point. And that is, basically, you have to understand, okay, na in this regard, no, understand one thing. Sabi niya, and this was their reply to us. We are the servants of God of heaven and earth. Sabi niya, and we are rebuilding the house that was built many years ago, which the great king of Israel built and finished. Ibig sabihin, there will always be a question. Okay? When you start to build something good, alam niyo, when I was recommended and kumbaga, I was part of the betting process or part of the betting process in the sense that I was betted on to be part of the 5-man task force. Alam niyo, one of the yung criticism from outside, carry ko yun eh. Ang hindi ko magets is when other pastors say, anong gagawin ni Saul doon? Come on. Para mo sinabing, si Mayor, hindi nag-iisip, no? Right? You see, I was not there simply because I was randomly picked.
right? Pinagpilian ang maraming listahan. Right? No less than the mayor saying to me, alam mo, pastor, sabi niya, how was your work? You know, magandang tanong ni mayor. Si mayor, makasusutil mo na yan eh. How was your work? And I say, it's okay. Gusto mo ba yung trabaho mo? Sabi ko, okay naman. Carry naman natin, kuya. So, sabi niya, okay, alam mo, pastor, sabi niya, the truth is, a lot of people from your sector wants the job. But sabi niya, but when it came, the first person in my mind was you. No, ibig sabihin, because I've proven my worth. Amen. Di ba? Iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Di ba? Tama? Now, at the end, sabi nito, kagaya nito, sabi nito, alam namin kung bakit namin ito ginagawa. We finish the temple. Because after erecting the wall, they started to rebuild the temple again. Right? And again, the temple, for your information, has been, you know, there, you know, sinimulan, you know, sa Setina, pero nag-stop and they started rebuilding again after 24 years. 2 decades and 4 years. Can you imagine how long that was? Almost half a generation. Right? Kasi nga, you know, contento na sila, okay na sila. Okay, tanongin ko kayo, okay na kayo dyan? Sa kalalagayan nyo? Okay na? O, no, kumakain naman kami 3 beses isang araw. Di ba? I mean, hindi ka tinawag ni Lord para lang kumain 3 beses isang araw. Right? Marami pang nais na gawin ng Panginoon sa buhay mo. Pero, you know, makikita nyo to. Habang lumalalim ka sa isang relationship, okay? By the way, for the sake of discussion, let's qualify, kaya lumalalim ang isang relationship dahil each of the party are sincere. Okay? Sincere. Ang problema, si Lord sincero, ikaw hindi. Kaya hindi nag-work eh. Tapos tanongin mo, Lord, bakit ganun? Kasi Lord, the Lord has provided His part, but you're not doing yours. Okay? Nasanay ang mga Israelita na nung tumawid sila ng, okay, ng pulang dagat, the Red Sea, right? Tama? Right? Ang gagawin lang ni Moses, ha? Diba? Bumuka yung tubig. Diba? Wala silang ginawa kung hindi, you know, bakery from heaven, tinapay, umuulan, right? Buti na lang, hindi pandilimon yung matitigas, no? Diba? Kasi titigas sa ulo nila eh. You know, parang bulak, no? Palutang-lutang, tas mamumulot ka lang. Di ba? Tama? Yes. Tapos ang daming Israelita, buraot, di ba? Bakit? Sabi ni Lord, yung lang kailangan mo sa araw na to ang kunin mo. Pero hindi, grabe, nidadamihan sigurista. Di ba? Parang church lang. Di ba? Nauna yung balot kaysa kain. Right? Come on. I mean, look at this. Look at this. Right? Get what you need. Everybody say that together. Get what you need. God was sincere, right? Tama? Tapos, dumating naman yung pagkakataon na, okay, this time, nung panahon na ni Joshua, sabi ni Lord kay Joshua, Josue, di ba? Sabi niya, maganda ka. Di ba? Maganda ka kasi tatawid kayo. Okay, kay Joshua, you know, okay, tatawid. Pero ngayon, iba yung dynamics. Wala si Moses na taga-bukay. Sabi niya ngayon, Josue, ang gagawin mo, yung Ark of the Covenant, yung simbolo ng presensya ng Diyos, yung mga saserdote, yung mga pare, lulusong sa tubig. Alam niyo, masarap lumusong sa tubig pag summer. Di ba? Lumusong ka sa tubig ng tag-ulan. Yung dating hanggang tuhod, lampas tao. Di ba? Ito yung challenge ngayon. Lumusong kayo sa tubig. Eh, ang taas ng tubig. At ito yung mangyayari, sabi ng Panginoon, di ba? Pag tumungtong na kayo sa tubig, hindi naman sinabing bubuka kagad eh. Pag ang tubig, halos hanggang, you know, balikat. Di ba? Or at least, above the waist. Magsisimulang, isipin nyo, paano kaya sila lumulusok? Di ba, malakas yung agos eh, di ba? Lulusok ka.
O, nung una, bumuka. Ngayon, hindi muna. Lumusong muna kayo bago bumuka. Anong ibig sabihin? I'll meet you halfway. Gusto natin palagi, himala galing sa langit. Lord, kailangan kong pera, babagsak yung bangko, di ba? O, uulan ng barya. Sino gusto umulan ng barya? O, bahala kayo sa buhay niyo, magkabukol-bukol kayo, di ba? Ha? Tigbebenting barya, yung nga, ang taas ng pinanggalingan, brother June eh. Di ba? Sa ikapitong langit, parang gano'n eh. Yeah. Can you imagine, mainit-init pa yon dahil sa re-entry. No? Anyway, my point is, when we talk about sincerity of motive, Ezra was simply pointing out something else. Sabi nito, and they stood up in their place, sabi nito, and read from the book. So, yun, ang unang-unang bagay, pagkatapos ng lahat-lahat, ay ang patuloy na pagbisita nila muli doon sa katuruan ng Panginoon. Because you know what the Word of God does? Diba? The Word of God, sabi, sa Bible, is like a hammer. It's like a sword. Right? It pierces to the dividing of the soul and the spirit. Ibig sabihin, kung meron mang isang bagay, kaya maraming ayaw bumasa ng Word of God. Alam mo bakit na yan? Kasi para siyang salamin. Nakikita mong pangit ka. Amen? Yung parang, ouch! Kaya pag kayo, nag-a-attend kayo ng church, tapos hindi kayo nasasaktan, huwag na kayong babalik. Kasi sa totoo lang, ang pag-church, nakakasakit. Tapos sasabihin mo, grabe tong pastor na to, pinapatamaan ako. Meron lang akong disclaimer, napaka-importante mo naman para ihanda ko yung buong sermon ko para sa'yo. Diba? Tama? Kasi kung patatamaan lang kita, hindi nasa pulpito. Tatamaan ka na talaga sa akin, di ba? Parang ganun. Di ba? Bakit ko pa ipapahapyaw kung pwede ko namang iparating? Di ba? Di ba alam niyo yung five-fold ministry? Yung 1, 2, 3, 4, 5 and you fold it? Five-fold ministry, humanda ka Mimoy. Ininjan mo ko kahapon, di ba? Okay, anyway, going forward. When we say sincerity of motive, hindi mo nakakalimutan. Okay? Yung usapan. Na ibig sabihin nun, Jing, tutupadin mo talaga. Na hindi yung pag-iika po, pag-feel mo lang. Yung first fruit, hindi pag-feel mo lang. Amen? Ang dami pang condition eh. Lord, saan ko ba ibibigay? Gross ba o net? Pag PWD ba, Lord, walang discount. Grabe, magta-tights ka lang, may discount pa yung PWD. Di ba? Kayong mga senior, ha? Okay. Burao. Okay? So, kung titignan natin dito, no? Now, lahat itong mga prophets na to, called the false exilic prophets, are often, you know, they prophesied in different time and season. But not only that, geographically. But makikita mo yung unity ng kanilang mga sinasabi. In that particular regard, sabi din ni Haggai, sabi niya, I will what? Shake the nations. So that the treasures of all nations shall come in. Saan papasok? Sa bahay? Bahay nino. Hindi sa lahat ng bahay. Diba? Sabi niya na, come in. And I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Ibig sabihin, talagang yung resources, Tita Tina, no, Tita Aida, God will bring in. Amen? Right? Tama ba? Ihahatid ng Diyos yung pagpapala. Ipapadala ng Diyos. At sino yung kanyang pagpapadalahan? Kayo. You know why? Pastor, wala kaming blessing na ganyan. Yung problema sa iyo. Pinuproblema mo na yung pagbibigay, samantalang hindi naman ikaw ang magbibigay. Ipapahatid lang sa iyo. Anong ibig sabihin, Marlo? Pagpapalaan kini Lord na you are so blessed that you have the overflow to give. Yeah. Alam niyo ba, hindi kayo hihingian ng Panginoon na sakto lang. Sakto na nga lang hihingiin pa ni Lord. The Lord is not like that. In fact, it is the Lord who provides. Yeah. Ibig sabihin, hindi lang ipoprovide ni Lord, no, Dayan, yung pangangailangan mo, no, Angel, ipoprovide niya rin yung ibibigay mo. Amen. Duh, you know. Diba?
Lord, I do not have the skill. Ano sabi ni James? You do not receive because you do not ask. Eh Lord, humingi naman ako. Humingi ka nga, eh mali naman. Di ba? Hinihingi mong umawit, hindi nga para sa iyo yung awit eh. Come on, lumugar tayo. Amen ba? Look at this. Sabi niya, you have, ano yun, sown much and harvested, ano yun, sabi niya, little. You eat but you are never, ano yun, have enough. No, sabi niya ito, you drink but you have, never have your fill. Anong ibig sabihin? Uminom ka, hindi ka nasisihan. Kumakain ka, hindi ka nabubusog. Diba? Come on. Bakit? Nagtatrabaho ka. Grabe, hindi pa tapos yung kinsena, nautang na lahat. Natira na, kala mo matitira sa'yo, yung pala may deduction pa. Doble pa si, ano ngayon? Diba? Si PhilHealth. Pati si pag-ibig, diba? Come on. Lahat na dodoble na eh. Tingnan mo yung baba mo, doble na. Tumawa naman tayo na konti, di ba? Sabi niya, you do, sabi niya, yourself, but no one is warm. Okay? You clothe yourself, but no one is warm. And sabi niya, and he who earns wages, ito na, this soul, then put it into a bag that has holes. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, kasi pinabayaan niyo yung gawain. Sabi, young professionals, students including, di ba? Madali eh. No? I forgot the preacher who said this. Sabi niya, I think it was Spurgeon or somebody else, na sabi niya, if God blesses you, sabi niya, do not increase your standard of living, but your standard of giving. Amen? Tama? Come on. Because at the end, makikita natin, no? People who really have a sense of intimacy and whose motives are really, really pure, at the end, makikita mo, they overflow with gratitude. Diba? Alam ba yung totoong mga pinagpapala? Diba? Nagiging pagpapala talaga. Kasi hindi lang sila yung tumatanggap, binabahagi nila. Diba? Binabahagi nila yung kanilang talino. Diba? Binabahagi nila, come on! Right? Di sila maramot. Tama? Parang bakit nung sinabi kong hindi sila maramot, lahat kayo nakayupo. Tignan yung aking katabi niyo. Di ba? Mukha bang generous yan? Di ba? Because, understand this, sabi niya, one's genuine commitment, sabi niya ito, is measured by his willingness, okay, to give his best, you know, and all for God's cause. Di ba? Binibigay mo kasi alam mo para sa Panginoon. Hindi yung magbibigay daw ako para mabless ako. Kasi grabe, God will open the windows of heaven. Di ba? Di ba? That I will have no more room to receive. Maganda yun ah. Come on. Di ba? Alam niyo yung mga totoong generous, hindi na ini-encourage para magbigay. No? Di ko maintindihan bakit kaya may exhortation pa ng offering, no? Alam nyo ba, ang in-exhort lang ng offering, para sa akin, ha, yung mga taong laging nakakalimot. In fact, sabi ni Paul, in the Bible, di ba, bago pa dumating yung panahon, lingguhan, ibig sabihin, first the Sunday of the week, you know, if that may be the case, alright, yung ibibigay mo, hinanda mo na. Hindi yung hintay mo munang si pastor, you know, magkwento ng isang bagay na nakakaiyak bago ka magbigay. Di ba? Pero handa ka na talaga. Right? Di ba, naka-ready na yung checkbook mo. Di ba, depende sa sermon ni Pastor, pag pangit, konti lang. Pag malaki, di ba? Grabe, 20 pesos na nga lang, chineke mo pa. Tama ba, post-dated pa yon? Hello? Eh, di ba? Tama? Come on, church. Yes. Are you there? Yes. You come ready to give. Amen. Because you're ready to build. Yes. You see, coming to church isn't about being part of the blessing, but more of becoming a blessing. I come to church not to be built,
although that's given, I come to church to build. Diba? That's why I'm ready to give. Amen? Parang, ba't kaya pag sinasabi kong ready to give? Basta may word na give? Diba? Do you know that love is spelled as the no, G-I-V-E? For God so loved the world that He gave. You cannot love without giving. Tama? Yung totoong nagmamahal, nag-uumapaw sa, di ba, pagbibigay. Amen ba? Then He said to them, sabi niya, go your way. Go your way. Humayo kayo. Eat your fat. Sabi niya, eat the fat and drink the sweet. Okay? Anong ibig sabihin niya? Come on. Receive the blessing as you go your way. Di ba? Enjoy the blessing. Di ba? It's not bad to save. But don't save too much that you will not have a time to enjoy it. Bakit pastor? Eh kasi the Bible says God has given you enough for the day. Di ba? You save for what is ahead, but you also make sure that what you have, you do not oversave. Di ba? Saka na ako mag pastor pag nandoon na ako sa pag nag-retire na ako. Saka ako magpasyal. Oh, ngayon na retired ka na, may rayuma ka na, paano ka papapasyal? 'Di ba? Ngayon nagtitipid ka ng pagkain mo. Pag may diabetes ka na, may high blood ka na, saka mo gusto kumain ng lechon, pwede pa ba? Kainin mo na ngayon. Maraming masama ang tingin sa akin. Come on. Let's get real. Right? Tama? You know, I take my cue, you know, from Michael Schumacher at some point. Nasabi niya, kasi nag-donate siya ng almost $3 million sa isang charity or foundation. Tapos sabi sa kanya, ini-interview siya ng mga reporter, sabi niya, Michael, you know, you just gave $3 million away to a foundation. Sabi niya, what motivated you to give? Sabi niya, well, sabi niya, you know, I give what I have. Sabi niya, and it's simple, sabi niya. It's so good, sabi niya, to do something you love and get paid doing it. Diba? Kaya yun ang hanapin nyo. Lord, saan ba talaga yung lugar na pinagpapaala mo? The place that you are blessing, by the way, the place that you are blessing, kasi pag sinabi nating blessing, ang nasa isip natin, pera, pagpapala, yun ang blessing hindi. The very word blessing means happy. Kung nasaan yung kagalakan ng Diyos, doon ka lumagay. Nasubukan nyo na bang gusto kong mag-beach? Pwede bang imbitahin natin yung beach sa Baguio? Hindi, pumunta ka sa beach. Right? Anong ibig sabihin ng mga kapatid? Hanapin nyo kung saan yung pinagpapalan ni Lord. Don't pray, Lord, bless this one. Hindi, Lord, saan yung binibless mo? Doon ako, Lord. Tama? And pag natagpuan mo yun, alam mo? You will overflow with blessing. Grabe yung nanalo doon sa loto, no? Di ba? Viral yun, hindi ba? Tapos, grabe, itong PCSO naman, obviously, mura lang naman magpa-photoshop ng maayos, di ba? Tama? Tapos niya, bakit ayaw nilang malaman? Simple lang, ramot eh. Di ba? Eh baka hold the pin, sabi mo, huwag mo na akong hold the pin, bigyan kitang 1 million. Eh di wow. O di ba? Look at the insecurity of people. They thought that wealth will give them security. Tandaan nyo, ang pera pwedeng bumili ng magandang tulungan. Pwede mong bilihin yung kama, pero kahit na kailan, hindi mo mabibili yung tulog. Di ba? Meron dyan, papag lang yung tinutulugan kung makapaghilik. Di ba? Dito nga sa church natin, ang daming mga nagme-meditate eh. Sumandal lang sa pader, nasa alap-aap na. Di ba? Okay, anyway, gratitude. So, unang-una, yung sabi natin kanina, di ba? Depth of intimacy. Intimacy yung una. Di ba? Pangalawa,
Motive. Pangatlo, gratitude. And of course, no, makikita natin dito, yung pang-apat, no, nasa isang bagay. No, let me just go forward. Okay? Yung pang-apat, sabi ito, is they are the strength of character. Ano yung strength of character? Ito yung mga taong hindi mo pwedeng bilhin. Ito yung mga taong ang simulain sa umpisa pa lang talaga, kita mo na. Amen? Tama? Na pag sinabi nilang meron tayong project na ganito, alam mo, totoo yun. Di ba? Ang dami ngayon, naghahabulan eh. Di ba? Yung mga magkakaibigan, nagkasira-sira dahil sa Bitcoin. Yung gano'n, no? Tama? Ano makikita natin? Even friendship today is for sale. Kahit na matagal na tayo magkaibigan, pag pera pinag-usapan, bye-bye. Di ba? Hindi lang magkaibigan, pati kamag-anak. Walang kamag-anak pag lupa na ang pinag-usapan. Di ba? Ang ganda ng usapan namin magkakapatid pagdating sa mga pamangkin, naku, nagkakagulo. Right? Hello? Parang, nandiyan pa ba kayo? Di ba? Kahit na yung retirement ng tatay, pinag-aawayan. Sino nga hawak ng ATM, no? Grabe. Kaya pag ako nag-retire, gagawa na ako kagad ng kasulatan bago pa. Unang-una, yung bahay ko hindi for sale. Di ba? Nang magdidesisyon lang mga anak ko, hindi manugang ko. Di ba? Mahal ko sila. Pero ayaw ko na pag wala na ako, pati ari-arian ko pag-aawayan nila. Di ba? Una sa lahat, bakit yung pag-aawayan yung isang bagay na hindi nyo namang pinaghirapan? Isa lang ang sagot doon, ang kakapal ng mukha nyo. Di ba? Di ba? Kung ikaw may minana ka at mayaman ka, tandaan mo, hindi ka ang mayaman, yung tatay mo mayaman. Kaya magsumikap ka. Kasi wala kang karapatang magyabang. Right? Nakakasakit na ba ako? Sana nga. Di ba? Come on. Let's be real. Tama? Tapos ang mga kabataan ngayon, sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Eh di wow. Umayos ka. Di ba? Umanap ka ng magulang kung merong gusto sa ugali mo. Sa totoo lang. Di ba? Kung yung mga magulang mo nga, hindi ka na mamahal, what makes you think yung iba mamamahal ka? Magulang mo nga, hindi mo magalang. What makes you think yung iba gagalang mo? Bago ka galangin, matuto kang gumalang. Di ba? Tingnan niyo yung mga katabi niyo, lalo na yung mga kabataan. Di ba? Kala niyo, ang uhusay niyo. Kami lumaki sa typewriter, kayo computer. Pero hindi kami nagcha-chat GPT. Kahit na bali-bali ko yung aming English, kami gumawa nun. Hindi si Google. O, sino makapal na mukha? Tama? O, anong resourcefulness? Hindi resourcefulness ang tawag doon. Tawag doon, plagiarism. Di ba? Come on. You make the AI write your thoughts? Duh. You're better than that. 75 ang grade mo to, nakakahiya. At least akong sumulat. Di ba? Ikaw, 90. Chat GPT naman. Sana nga, nakakasakit na ako. Para, kasi, pinag-uusapan dito, character. Di ba? Grabe, high school pa lang. Para lang manalo sa butuhan. Gumagamit pa ng bots. Di ba? High school ka pa lang, nandadaya ka na sa boto eh. Paano pag official ka na? Di ba, come on, young people, come on, let's get real here. Di ba? I-interviewin kayo, kasama niyo nanay niyo. Come on. Alam mo, mga young people ngayon, napakabano. Mag-enroll lang, ayaw pa. Gustong magulang ang nag-i-enroll.
sa yung HR namin, sabi niya ko, grabe, sabi niya, Pastor, di ko alam kung paano ko sasagutin na hindi tanggap yung anak nila eh. Kasi nung nagpa-interview, kasama yung nanay sa katatay. Nung tinatanong, anong natapos mo? Ay, sa UP ho siya nag-graduate. Anong course mo? Ay, sir, masipag yan. Sabi niya, paano ko kaya sasabihin, ay, ma'am, yung anak niyo ho pala hindi tanggap. Hindi ba? Come on! Hello? Right? What's happening, man? Pero kung maka-chat GPT, wagas. Di ba? Pag kinausap po naman, can you explain your research work? Yes, ma'am, in a little bit while. Di ba? Di ba? Who are your friends? Ma'am, they are in the dare. Di ba? Okay. You call your research partners. Maybe tomorrow's, ma'am, they are absent. Anyway, character. Why? Sabi niya, be not be afraid of them. Because remember, sabi niya, the Lord who is great and terrible. Look at that, ha? The Lord is not only great, He's terrible. Anong ibig sabihin ito? I mean, you wouldn't want the Lord to be against you. Right? You'd rather have the Lord for you. Kaya nang sabi sa Bible, if God is for us, who can be against us? Because sabi niya, the Lord who is great and terrible, fight for your brethren, your sons, and your daughters, your wives, and your houses. Ano ibig sabihin? Huwag kayo matakot. Ipaglaban ninyo. No, hindi paglaban para awayin yung kapitbahay nyo. Ibig sabihin, talagang iluhod ninyo. Diba? Talagang alagaan ninyo. Alam nyo, minsan, pinaglalaban nyo, pero hindi naman eh. Kasi, pag nandyan, hindi nyo nung pinapansin. Sino sa atin yung magandang? Pag may mga gamit kayo, nandyan lang. Pero pag yung hiningi, ayaw nyo. Hindi, ano yan eh? May sentimental value yan. Diba? Sino din may mga gamit na nasira dahil hindi nyo naman ginagamit? Alam nyo, hindi lang totoo yun sa gamit. Minsan mayroon kayong mga mahal sa buhay, ganun. Hindi nyo napapansin. Alam nyo lang hingian, pero hindi nyo alam pahalagahan. Alam nyo reklamuhan, pero hindi nyo alam pasayahin. Pwede ba na kaming mga magulang napapagod din? Diba? Man, I have to be bivocational to provide for my family. Okay? Because I cannot just simply rely and wait for people to give me things. Hindi ako ganun kainutin. I don't want that. God says, the Lord will bless the works of your hands. Therefore, work with your hands. Right? Come on, church. Kaya sana tayong mga young people, no? Pastor, wala pa naman kaming trabaho. Pero yung pag-aaral nyo, pagtrabahuhan ninyo. Kasi ang mahal ng tuition nyo, sa totoo lang. Kung kami tatanungin yung mga magulang, hindi namin ma-afford na mag-repeat kayo. Tapos sasabihin ninyo is, nakabasag na naman kayo ng mga lab equipment, ng fallopian tube, ganun. No? Luma na yun, di ba? Kumita na yun, di ba? Sasabihin mo, ma, yung project namin sa engineering, ang hirap kasi kailangan namin pailawin yung sunmig lights. Di ba? So, ano ba talaga? Di ba? Nay, meron kaming project. Ano yung project nyo? Valorant. Di ba? Ano ba in-enroll mo ngayon? Yung subject ko, ma, ML501. Ano yun? 501? Yung pala Mobile Legends. Di ba? Okay. Good job! Sige, mga young people, tira pa more. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung mga batang salbahe, mga batang suwail, hindi tumatanda. Kasi maagang namamatay. The Bible says that. Honor your parents in the Lord so that you may live long in the earth. I did not say that. Kaya nga sabi niya, ipaglaban nyo. Diba? Right? People of character, may paninindigan yan. Diba? Kaya pwede ba, whether nanay, magulang, kapatid, tiyahin, tiyohin, anak lalong-lalo na, bago kayo manumbat, tignan nyo muna yung sarili nyo. Bago nyo sabihin, wala kang kwentang nanay, wala kang kwentang tatay, dapat pinuprovide mo ang pangailangan ng anak mo,
Tanungin mo yung sarili mo, ikaw ba nag-aaral ka? Di ba? Ikaw ba may paninindigan ka? Right? Humingi ka ng dagdag sa allowance mo, pagkain, yung pala, yosi. Di ba? Sip-sip pa more. Di ba? May araw ka rin. Tama? Come on. I love you guys. Di ba? Ganyan talaga yung mga nawawalan ng wallet. Gumagaling mag-preach. The assurance of God's providence gives one the confidence. Sabi nito na, when God's will prevail, God's people becomes unstoppable. How many wants to be unstoppable? Then let God's will be done in your life. Kaya nga, yung unang-unang part ng the Lord's Prayer, di ba? Di ba? Yung model prayer ang tawag doon, hindi yun yung, ito yung ipanalangin yun. Di sinasabi ng Lord, pray this. Sabi niya, pray like this. Our Father. Di ba? Who art in heaven. Right? Pero pag yung Our Father part na yun, in-expound mo in the Abrahamic prayer is, ang prayer ni Abraham is, you know, Our Father, the possessor of heaven and earth, maker of everything. Hallowed be your name. Holy is your name. On heaven, on earth, and everywhere, right? Tapos ano yun? Let your kingdom come. Now, hindi ibig sabihin, bababa yung kalangitan. No? Para, ang mahalaga kasi sa kalangit, sa kingdom, hindi yung kingdom physically, pero yung king. Ibig sabihin, let your kingdom come. Sumaan, amin nawa ang iyong paghahari. Yun ang ibig sabihin. Maghari ka sa aming buhay. Let your will be done. Amen? Dahil pag may hari, di ba? Merong subject. Tayo yon. Ikaw ang hari, hayaan mo ang kaharian mo mamutawi sa amin at ang kalooban mo tupdin. Di ba? Let your will be done. Saan? On earth as it is in heaven. Right? Tama? Come on. Give us this day our daily bread. Di ba? Come on, church. So anong ibig sabihin nito? Di ba? A person of character aligns with God. And he always walks in the consent and content and precept of God. No? So, kung titingnan po natin, bandang huli, the Lord who is strong and mighty will fight for us, yun ang sabi ni Nehemiah. The Lord who is strong and mighty will fight for us. How many are ready to see what God is about to do? Okay? Now, you have to understand, lahat tayo, bata, matanda, will have to go through the process. Right? And process makes one wise. Okay? The absence of a teachable and humble heart will only lead to failure and dismay. Kaya may frustration eh. Bakit? Kasi hindi tayo marunong umalign kay God. Makatikim lang tayo ng konting ginhawa, wala na sa equation, wala na sa palaisipan natin ng Diyos. Pero mind you, pag tayo nagdadaan sa pasakit, di ba, unang tinatakbuhan natin ng Panginoon. Right? Now understand, the coward is the one, sabi niya, who lets his fear overcome his sense of duty. Duty is the very essence of manhood. Right? Tama? Eh, magiging, kung, you know, in a general context, ah. Diba? Kumbaga, yung hindi lang magpakalalaki ka na gender sensitive, na lalaki lang. Ibig sabihin, lahat tayo. Kung talagang may paninindigan ka, sabi niya dito, you know, tandaan natin ang isang bagay. Sabi niya, alam mo kung ano yung tungkulin mo. Hindi mo iniiwanan. Hindi mo tinatakbuhan. Ginagampanan mo ng mainam. Kung ikaw magulang, mainam kang magulang sa iyong mga anak. Meron kang panahon, pinapangaralan mo sila, ginaguide mo sila. Hindi mo pinapaubaya sa paaralan ang pagpapalaki sa mga anak mo.
Di ba? Tandaan nyo, ang pagtuturo sa inyong mga anak, tungkulin ang paaralan yan. Pero ang paghubog sa inyong mga anak, tungkulin nyo yan. Come on. Amen? So at the end of the... So, saan pa tayo, di ba? Sermon na may family conference pa, di ba? Okay? So, at the end, as we continue to kind of realize this, mga kapatid, yung mga taong mainam ang pangarap, kasi, alam nyo, remember, sabi doon sa Book of Ephesians na the body grows when every part is working right? Di ba? Paano tayong lalago kung tayo mismo dispalinghado? Okay, how will we grow? If we ourselves are at ease, you know, instead, we are diseased. We are incurring a disease. Kaya disease. We are out of sync. Right? Yan ang ibig sabihin nun. The word disease is actually a compound word. You know, now your body is composed of many different systems, digestive, you know, respiratory, etc. You know, and when the system is out of sync, there's disease. Or in short, disease. Amen ba? Kaya nga bandang huli, bago tayo mag-ayusan, ayusin natin sarili natin. Amen ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, umayos ka. Di ba? Kung hindi, aayusin ka ni Lord. Diba? Totoo naman, naayusin ka ni Lord. Ang maganda dito, kung ano sinimulan ni Lord sa'yo, tatapusin niya. Diba? O, turn to your neighbor, sabi mo sa katabi mo, tatapusin ka ni Lord. Parang pangit yata ang pakinggan yun. Okay, let's end with this. Sabi niya, the best teamwork comes from men who are working independently towards one goal, you know, in unison. Ibig sabihin, kahit na iba-iba ang ginagampanan natin, malaki-maliit, pero lahat tayo tungo sa isang direksyon lamang. Okay? Because at the end, when we move with God, no, sabi niya, we'll surely triumph. Amen? So, sino gusto magtagumpay? Wala na, konti na lang. hindi ko sinasabing amen, sabi ko taas ang kamay, di ba? Parang, you're missing the instructions. Pag sinasabi kong, you know, mag-amen kayo, taas naman kayo ng taas ng kamay, di ba? Alright, let's all stand. Okay, and you know what? Church, you know, it's not about strength. It's not about numbers. Right? It's by the Spirit of the Lord. That's how it works. Right? So, we were talking about becoming salt and light. Di ba? Last week, we were talking about, you know, how to just move on together in the direction of a vision. And ngayon naman, di ba, we were talking about how to gel together as a community with teamwork. Okay? Pero balikan natin yung pinaka very essence nung sinimulan kong pagtuturo ngayon. Ano yun? Doon sa part na sabi niya is, you know, eat the fat. Drink the weak, I mean the sweet rather, and send portion to those that are weak. You know, because why? Because the joy of the Lord is your strength. And kahit na anong pinagdadaanan mo ngayon, may karamdaman ka. May suliranin ka sa pananalapi. Meron kang pinagdadaanan sa iyong pamilya. May mga kulang. May mga pasakit. May mga sugat na dapat maghilom. Tandaan natin, there is nothing impossible with God. So if you would bow your heads with me and let's pray. Let me pray for you. Panginoon, dumudulog po kami sa iyong panan. Naniniwala kami na ikaw ang totoong Lord God, sagot sa aming mga suliranin, sa mga pinagdadaanan namin, mga kapagsubukan, maaring ito ay sa iba't ibang Lord God, Lord, bahagi ng aming buhay, sa aming pananalapi, sa aming kalusugan, sa aming mga relasyon,
or Lord, sa aming mga kabuhayan. At kung ano-ano pang bagay na maaring pinagdadaanan namin ngayon. Dalangin ko po, it is my prayer, O God, in humble, Lord God, supplication. Tugunin mo po ang pangangailangan ng bawat isa. And hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa ngayon, pero alam kong kakatagpuin mo po sila sa kanilang personal, Lord God, na panahon. Order their steps in your own time. Lord, allow them to experience freedom in Jesus. Kaya salamat, Panginoon, sa kagalingan na iyong ihatid. Salamat, Lord, sa Lord God, nag-uumapaw na pagpapalang, Lord God, dadalaw sa mga nangangailangan. At sa mga masalimuot, Lord God, na pagkakataon, tutulungan mo po ang bawat isang may pinagdadaanan. Thank you, Lord. Holy Spirit, just take your place. In Jesus' name. Amen and amen. Bago po tayo magwakas ng tuluyan sa gawain ito, of course, alam natin na, sa kagaya ng sabi ko kanina, yung mga tatuna na umiibig sa Panginoon, hindi na kinakailangan hamunin para magbigay. Amen? Dahil kusang loob at may kagalakan na nag-uumapaw ang kanilang kalooban sa pagbibigay. And the Bible says this, na tunay na kinakagalakan ng Diyos ang mga pusong mapagbigay. Amen? So before we end, let's take this opportunity now to thank the Lord as we give our offering, our tithes, our first fruit of what have you, you know, as we continue on in worship. Magbigay tayo sa Panginoon. Amen? Let's give. Let's all stand together. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your grace and the overflow of your blessing. That is why I pray, Lord God, and just declare that may the love of God our Father, the ever-increasing grace of Jesus His Son, and the continuous communion of the Holy Spirit be with you always, from today and forever. In Jesus' name, and everybody say, amen and amen. God bless you. We'll see you again next week, only here in Gateway, reaching people, transforming lives. Happy Sunday, everybody.